ako sa ipis. Ipis! Alam niyo yung ipis! So, baka kayo dyan, guys, na akala nyo... Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Hello everyone! Magandang hapon, magandang gabi, or magandang araw po sa ating lahat kung saan sulok man po kayo ng mundo ngayon. Kwento po ngayon guys ay tungkol sa ating allergy. Ay nakatry or nakasubok or nakita nyo sa iba, wala kayong ma-advise or hindi nyo alam kasi hindi nyo pa na-try. Baka guys, ito ay tulong tayo sa iba or makatulong ako sa inyo. Nagkuhanan ng aking allergy. Ano talaga ang pinakagrabe sa aking allergy? Talaga siya guys, sobra. Alam nyo yung guys na wave-wave na siya, tsaka lumulubo na yung lat nyo guys. Tapos para siyang may yung pores nyo, para nag-o-open na siya. Sobrang kati lahat na yan, pati ulo, pati yung mukha ko dito. Tapos minsan yung pinakagrabe ko, nung unang pinakagrabe ko talaga guys, yung kalahati ng mukha ko guys, yung mata ko wala na ako makita. Tapos yung kalahati dito, lumubol siyang lumubo. Dito naman hindi. Kalahati lang siya lumubo. Tapos yung kalahati din likod ko, ewan ko, ganun siya. Ganun siya. Yung una kong atake ko lang na kumain ako ng cheese, kumain ako ng... hipon. Ay, alam ko yun. Dinala ako sa doktor. Tapos, in-inject ako ng anti-allergy na in-inject sa akin. Yung pinakagrabe, tapong maramdaman na makate sa ulo ko. Lagi na tirisin. Yun ang talaga pinakaano kong gamot. Yung bago lang yung meron na akong gamot na bagong... si tirisin to. Meron na akong gamot na bago na talaga niresita na siya ng doktor sa atin na abot na sa ganitong edad, tapos hindi healthy yung heart natin, baka magkaroon na ng effect sa ating heart or ito sa lalamunan, kasi yung ano talaga wala na siyang ibang ma-attack, baka yung lalamunan na natin, at saka parang na-immune na siya dun sa mga katikar, baka yung lalamunan muna ang titirahin niya. At sabi ng asawa ko na kailangan ko raw pala siyang ganun, na may allergy test pala siya. So, feeling siya sa doktor na kailangan na talaga akong ipa-allergy test. Ayun, nangyari ito dahil nung pumunta kami sa sobrang kabisihan namin, lagi kami pumupunta sa mga hotel. Dahil, timbawa dito sa bahay kasi guys, papunta kami ng Kuala Lumpur, kailangan namin mag-stay talaga sa hotel dahil 3 or 4 hours ang layo namin. So, kailangan kung pupunta kami doon, tapos kinabukasan pa yung appointment namin or mga mabibilihin o may mga sadya doon. So, kailangan namin mag-stay sa hotel. So, may mga hotel na hindi mo alam kung ano yung mga nilinis or ano, hindi mo alam siya. Tapos, syempre, biyahe, punta sa trabaho, punta dun sa mapupuntahan, babiyahe ka. So, meron akong pinakagrabe na sa isang hotel na pinuntahan namin, guys, na talagang ginising ko na si Mr. kasi hindi na talaga ako makatulog. Sa buong katawan ko na siya, buong katawan ko na hindi rin naisip ni Mr. na i-video ako nun or ano, kasi nataranta na rin siya, wala rin akong magawa. So, buti na lang, nagbit-bit kami, or bit-bit siya, nagbit-bit pala siya ng sitirisin sa bag niya. Ang walang allergy, pero siya ang nagbit-bit ng nagbit-bit ng gamot ko. Pero kasi sinabi, kasi akala ko normal lang na, kasi nasanay, parang nasanay na rin ako na halos kate. Pero yung talaga, talagang as in, grabe. Talagang sabi niya sa akin, tinanong niya na ako, gusto mo na bang dalhin kita sa doktor? Sabi ko, ayoko. So, sa yun, naisip niya na may gamot pala sa bag niya. So, ininom ko yun, 4. Mantakin yung yan, sitirisin, 4. Diyos ko. Kung parang gusto mo nang matulog ng isang linggo, ayaw mo nang gumising. Sa sobra talagang as in, hindi ka na, wala ka ng power talaga. Pero wala kang kate. Pero yun na yung ano, sabi niya, hindi na to pwede. So yun, nanon niya na ako sa doktor. Siya na, kailangan akong ipa-allergy test. Sabi ko, meron palang ganyan. Sabi niya, oo. So ayun, nagpa-allergy test ako ng ito. Ayan, Asian Optigen Asian Panel. Ano yun? 36. So, 36. Ang pinakagrabe kong ano, guys. Nakita dito yung shrimp. Ayan, very positive ako sa shrimp. So, alam ko na to. Pero wala kasi dito sa lista yung ano, cheese. Ano rin ako ng cheese dito. Ano ako sa ipis. Ipis! Alam nyo yung ipis!
So, baka kayo dyan, guys, na akala nyo ba, bakit ako nag-allergy? Hindi naman kumain ng shrimp, hindi naman ako kumain ng crab, hindi naman ako kumain ng mani. Bakit ganun? May allergy ako. Guys, baka allergy rin kayo sa ipis. Kasi ang ipis kung saan-saan lang dyan, di ba? Makikita nyo o kaya naapakan nyo. Ayun, ipis, guys. At ang pinakagrabe kong allergy, guys. Basta tingnan nyo siya, guys. Lahat ng dust. Ayun, tulad ng traffic, tulad ng sa kortina, tulad ng sa bahay na hindi, yung kunting alikabok lang. Guys, baka hindi nyo alam yan na mayroon palang ganyang allergy. So, doon ako pinakagrabe. So, naisip ko na kasi dahil sa biyahe namin palagi araw-araw, ayan, para sa inyo dyan na baka hindi nyo po alam. Kailangan nyo magpa-test or try nyo, guys, na tingnan kung baka sa alikabok kayo, ano, allergy. So, ayan, meron ako, naiwasan ko ito. Ayun, may binigay sa amin ang doktor. May booklet na binigay sa amin si Doc. Ayan, may ilalo siyang booklet na yung mga ganyang dust, guys. Ayan, totoo yan. As in, kasi subukan ko ma-prove na totoo talaga na, oh, that's my, eh, kasi ang laki na, ano talaga dito, ang haba talaga, as in, siya talaga ang pinakagrabe, yung that's my. So, nagpunta ako dun sa mga sulok-sulok dito, guys. Sinubukan ko siya para ma-prove ko talaga na ano talaga ako sa dust. Allergy talaga ako. Attack mismo ng yung ura-urada agad. Hindi siya attack. Nasa mga 3 hours bago siya attack sa'yo. O kaya madaling araw. Kaya hating gabi siya. Yung hihiga ka na, yung magre-rest ka na. Yun na yung oras niya na gumalaw sa katawan mo. Ayun, sa grabe, sobrang kape niya talaga. At hindi lang yan. Sinubukan ko pa siya uli. Ganun pa rin. So, alam ko na. So, ang ginagawa ko pag nagwawalis or ano man ginagawa, nagmamask ako, tapos ligo agad. Dust mite. I-spray mo lang siya. O kaya, Sonrox, guys. Sonrox. Yun yung ginawa ko dito, Sonrox. Sahig. Hindi ako nagwawalis, hindi ako nagbabacuum. Lagi lang map nang ko lang siya. Tapos, lagyan ko na yung detergent, guys. Lagyan ko siya ng Sonrox. Ang cup na Sonrox. Tapos, yun. I-ano, saka ako nagbabacuum. Imamap ko muna siya na with Sonrox. Ayun, sa unang Diyos ngayon, guys, ako po ay okay na. So, sa inyo po dyan, guys, na may mga allergy na ganun talaga na as in, hindi nyo alam kung bakit. At saka pakiramdaman ako, hindi ba kayo kumain ng shrimp, tinan nyo baka, ayun, sa mga dust kayo, kaya sa cockroach kayo allergy. O kaya sa peanut, or kaya sa itlog, ayun, sa gatas. Banana, orange, meron palang gano'n na magkakaroon. At saka meron din siyang itong pollen, guys. Pollen. And mold. Yan, sa dust mite. Ayan, tatlo silang nagsama-sama dyan. So, baka allergy din kayo sa ganyan. And guys, sana nakatulong po sa inyo dyan sa mga merong mga allergy na hindi nyo talaga alam. Hindi nyo alam kung saan nyo nakuha or ano ito. Ano talaga ang pinagkuhanan ng inyong allergy. So, ayan. Ayan, papakita ko sa inyo, guys, kung anong mga allergy na abantayan nyo siya kung ano yung nakain nyo, try nyo, baka orange, kumain kayo ng orange, nagkatikati kayo, ang alam nyo lang, shrimp lang, o kaya manok lang, ayan, try nyo, baka sa orange kayo allergy, o kaya, hindi naman kayo kumain orange, pero meron pa rin kayo, tingnan nyo, baka sa cockroach, baka nakita kayo ng cockroach, lumipad, inapakan nyo, ayun, naamoy nyo, or nakaano kayo saglit, so baka yun na yun. So guys, sa lahat po, sana po ako po ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Ayan, thank you so much, guys. Love, love, love.